Morning guys! 10:35 na po. Ngayon, ngayon lang po ako magkakaroon ng chance na makaluto dahil po kanina busy po ako sa aking pag-aayos ng mga panindang, laruan, ayan. Pero ngayon kasi madali lang naman yung ating lulutuin ulam. Yung adobong pusit natin. Bali, pangalawang video ko na to ng adobong pusit. Pero nung pinaka last kasi na video ko, unang-unang video ko dito sa YouTube ko na adobong pusit is ando dun na, pinakita ko na yung kung paano siya dinisen. Kaya ngayon hindi ko na siya ipapakita. And then yung version na to is meron lang ako i-add na isang timpanimpla na wala dun sa unang video ko. Ngayon dito maglalagay tayo ng asukal. Nung sa last video ko wala eh. Pero yun, unti-unti naman na-discover natin yung mga kulang sa ating mga niluluto, diba? Mas masarap pala siya ng may konting asukal. Ayun. Kaya kakailanganin natin dito sa ating adobong pusit, bawang, 3 butin, 2 sibuyas, at 3 kamatis. Kasi half lang to eh. Half kilo lang yung binili natin pusit. Ayan. Bigisan na po natin siya. Painit na po tayo ng ating tuwalin. Okay na po natin yung bawang. Medyo tanghali na po kaya magmamadali na rin po ako magluto. Sabihin na po natin yung sibuyas. Bito na po yung sibuyas natin, lagyan na po natin yung kamatis. Gisahin lang po natin hanggang sa maluto. Medyo wala na pong sabaw yung ating kamatis. Maglagay po tayo ng tubig. Konti lang. Para lang hindi siya manikit. Pag okay na po yung kamatis natin, lagay na natin yung pusit natin. Nakuluan pa natin ng onti kasi medyo matigas pa yung kamatis. Timplahan na po natin ng asin at paminta bago natin lagay. Again, huwag muna natin damihan ng asin para hindi siya kumalat at paminta. Pagkatimplahan na natin lahat, mamaya yung puset tsaka natin tignan kung puno siya sa alat. Lagyan na natin yung puset natin. Madali lang naman malutuin yung puset, yung adobong puset. Siguro 10:35 tayo nagsimula, orasan natin kung hanggang anong oras siya maluluto. Hayaan lang natin siyang kumulo at sumabaw galing sa kanyang laman. Nataka nga ako, ito yung adobo na hindi tayo nagamit at toyo. Hindi ko rin alam kung bakit. Kuluan lang natin ang pet. Malapit-lapit na po maluto yung ating puset. Pag medyo luto na po siya, tsaka po natin siya nalagyan ng suka. And then, itimplahan natin yung alat at talagyan natin ng asukal. Panambutin pa po natin onte. Ayan. Kita nyo, naging black na siya. Kumabas na yung kanyang dagta. Pwede na natin siya lagyan ng suka, ha. Again, lagyan po muna natin ulit siya ng one serving spoon. Mayan na natin siya timplahan ulit. Pakuluan muna natin ulit, huwag na natin haluin, ha. Bana po natin siya. Kulang siya sa alat. Tapa.
pinas pa yung pusit natin. 11:10 na po. Time check. Nagdaga ko po ng konting suka. At lagyan na po natin ng asukal. Konti lang para nag-aagaw tamis asin siya. Siguro 1 teaspoon. Ano, hindi ko pa siya nilalagyan ng sabaw, di ba? Pero nagsabaw na siya. Ganyan ang pusit eh. Pakuluan natin ito dito. Tikman na po natin yung ating puset. Mmm! Yummy na, grabe! Sarap ah! Masarap na po siya. Agaw, tamis, asim na yung lasa niya. Kaya lang, marami pang pumsabaw. Ako kasi mas gusto ko yung malapot-lapot pa. Lahat, kahit sa adobo, kahit anong adobo yan, gusto ko malapot talaga siya. Yung mga bata lang kasi talaga yung gusto ng sabaw. Kasi alam nyo na, di ba, mahilig yung mga bata sa sabaw. Yan. Pero ako, okay na siya. Pero gusto ko lang mabawasan pa yung sabaw niya. Pakuluan ko pa ng konti. Pero kayo, depende rin sa inyo. Kung gusto nyo masabaw, pwede na yan. Kasi yung pusit natin, medyo luto na siya. Yan. Pero ako pa, kukuluan ko pa siya ulit, ha? Yan, ready na po yung ating pusit. Bali, nagdagdag po ako ng isang kutsaritang asukal kanina. Hindi ko na po pinakita. Yan, ready na po siya. Yung pusit po pala natin is worth 220 pesos. 0.8 kilograms po siya. Kulang-kulang lang siya isang kilo. 220, 300 daw po kasi yung isang kilo. Bali, wala pa siyang isang kilo. So, 220, 0.8 kilograms. And that's it for today. Happy eating. Sayang na tayo.